Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang nasa loob sa kanyang opisina itong si Dr. Tanyag ay bigla na lamang itong kinabahan, kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Dr. Tanyag ang kanyang mga anak, at agad nitong tinawagan ni Dr. Tanyag itong si Annalyn at kinumusta niya ito kung kumusta na. At dito agad naman din itong sinabihan ni Annalyn ang kanyang ama na okay lang umano siya at nandoon umano siya sa operating room, kung kaya't pagkatapos nilang mag-usap ni Annalyn ay agad naman din itong tinawagan ni Dr. Tanyag ang kanyang isang anak na itong si Zoe, ngunit kinagulat nito ni Dr. Tanyag dahil tawag ito ng tawag kay Zoe, ring lang ng ring ang kanyang cellphone at hindi man lamang nito sinasagot ni Zoe, kung kaya't agad naman din itong hinanap ni Dr. Tanyag ang kanyang anak, ngunit hindi nito nakita ni Dr. Tanyag itong si Zoe sa loob ng Ibex Medical Hospital, kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Dr. Tanyag na hanapin ang kanyang anak sa labas ng Ibex Medical Hospital, kung kaya't dali-dali naman din itong lumabas itong si Dr. Tanyag sa Ibex Medical Hospital. At chimpong-chimpo ng paglabas nito ni Dr. Tanyag ay kanyang nakikita ang kanyang anak na itong si Zoe na umiiyak, at narinig pa nito ni Dr. Tanyag ang mga sinasabi ni Zoe na gusto na umano nito ni Zoe na kitilin ang kanyang buhay dahil hinding-hindi na umano nito makakayanan pa ni Zoe ang mga nangyayari sa kanya ngayong wala na umano ang lahat ng mga minahal nito sa buhay, kung kaya't agad naman din itong hinarangan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak at agad niya itong sinabihan na huwag umano itong magsalita ng ganun itong si Zoe at huwag umano nitong gawin ang kanyang binabalak dahil nandyan pa umano itong si Dr. Tanyag at ang kanyang kapatid na mahal umano nila itong si Zoe. Ngunit hindi nito pinapakinggan ni Zoe ang mga sinasabi ng kanyang daddy at agad nitong sinigawan ni Zoe ang kanyang daddy na umalis umano ito sa kanyang harapan, baka masagasaan umano itong si Zoe dahil ayaw na umano nito ni Zoe na mabuhay, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Dr. Tanyag itong si Zoe na huminahon umano ito at mag-relax at mag-exhale umano ito and inhale upang makahinga umano ito ng maluwag upang mahimasimasan sa kanyang naisip, at huwag umano nitong gawin ni Zoe na tangkain ang kanyang buhay dahil hindi naman umano ito nakakatuwa at dagdag lamang umano ito sa kanyang problema kapag hindi umano ito mapupuruhan ay magiging kawawa lamang umano itong si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.